walang batas dito. Okay. Regulated to, pwede to sa mga ibang bansa. Sa Pilipinas, hindi pa talaga natatakel ito. But it's starting. Maraming mga makakausap. Pero mga attorneys, kung ang bata ay pinanganak via artificial insemination, ano yun? Legitimate child? Yung artificial insemination, parang using science, parang may ini-inject doon, parang mabuntis. Yun ang ibig sabihin ng artificial insemination. Mm-mm. Ang tanong dyan, pag ang bata pinanganak through artificial insemination, legitimate ba ang bata o hindi? Mm-mm. Kasi artificial insemination, there is no sexual intercourse na nangyari. It's mere using the technology or science, paano mabuntis ang isang nanay? Sabi ng batas, ang bata na pinanganak through artificial insemination is considered legitimate, provided na may authority ng mag-asawa. Dalawa. In writing. Authority ng mag-asawa. Ibig sabihin, hindi pwede mag-partner lang. Kailangan mag-asawa. Authority in writing ng mag-asawa na pinirmahan po nila bago pinanganak ang bata. Bago. So, kahit nabuntis pa, okay lang. Basta bago pinanganak ang bata, kailangan nakapirma sila. Then yung instrument na yan, naka-registered sa local civil registry together with the birth certificate ng bata. Mm-mm. So sa mga nanonood po, sa ating mga nanonood dito sa Pinoy Legal Minds, siguro, uso kasi ngayon nakikita natin sa social media, labi na katong sa mga foreigners, di ba, na IVF, kumbaga, yung tinatawag mga celebrities, di ba, may mga naga-IVF sila, ginagawa sa ibang bansa, pupunta pa sila sa ibang bansa para kumuha nun. Ngayon, uso din yung gusto nila maging single mother, kukuha ng sperm donor abroad. Yes. Ganon. Ang batas natin sa Pilipinas, it's not as lenient as the laws abroad, na kung sino-sino lang. At in-explain ni Attorney Mark, no, ni Kuya Mark, na itong batas natin sa artificial insemination, kailangan una sa lahat mag-asawa. Mag-asawa. O, hindi tama. Pwedeng mag-jowa. Mag-asawa po. And kailangan may authorization, ratification, and written consent. Yes. And it must be registered to the local civil registry. Yes. Mag-asawa para maging legitimate ang bata. Mm-mm. May iba naman dyan na hindi mag-asawa, inject-inject lang, gusto niya mabuntis, yan, ang bata, magiging illegitimate. Yes. So, yun yung kaibahan ng ating batas. Medyo, mas strict siya, hindi nga medyo Yes. Mas strict siya. Bakit? Dahil pinoprotektahan natin yung bata naman. Kung pag nanganak, anong mangyayari doon? Ang pinag-usapan natin dito is the status of the child, whether legitimate or illegitimate. Yes. But I don't know with respect sa law kung may regulation ba about yung tinatawag na surrogacy, yung about artificial insemination. Mm-hmm. I think wala pang batas about sa surrogacy law sa Pilipinas and yung tinatawag na artificial insemination. Ang pinag-usapan natin dito, the status of the child. Yes. But to respect sa regulation, sa mga pag-inject, yung surrogacy, wala pa yan sa batas. Wala. I think didiscuss pa yan sa Congress ngayon. Yes. Kasi yung tinatawag na surrogacy, umupa ka ng womb. Tatay, nanay, ba't iba ang mabuntis? Oo. Ibig sabihin, sperm cell ni tatay, egg cell ni nanay, in-inject sa womb ng ibang babae. Parang ng bahay ng ibang Parang umupa ng womb. Yun ang tinatawag na surrogacy. Ang artificial insemination, egg cell ni tatay, o ni nanay, sperm cell ni tatay, in-inject sa womb ni nanay. Mm-mm. Yun ang tinatawag na artificial insemination. Kasi ito, tama nga si Kuya Mark, walang batas dito. Yes. Regulated to, pwede to sa mga ibang bansa. Sa Pilipinas, hindi pa talaga natatakel ito. But it's starting. Maraming mga makakausap na sa mga abogado, lumalapit. Yes, paano yan? Kasi nahihirapan mabuntis ang mga mag-asawa. Tama. O may mga babae din choice nila na ayaw nila mabuntis to carry the womb dahil nahihirapan sila baka physically or yung mga ganong aspeto. May ibang babae na ayaw mabuntis kasi masira daw yung figure ng katawan nila. Oo. And choice naman po yun, di ba? Nothing against po kasi choice naman po yun. Pero wala nga po talaga tayong regulations kung paano man matatrato itong surrogacy or yung hindi mismo ang nanay kung yung may hawak ng egg and yung sperm ng kanyang asawa na hinalo. Oh, tapos pinasok sa ibang tao. Parang kung kunyari, meron akong dalawang magkaibigan, gusto nilang magkabuo ng anak,
ayaw, na, minsan physically kasi hindi kaya ng isang babae to carry. Mm. No, there's their medical conditions. May one time lumapit sa akin, pwede ka bang maging surrogate? Kinanon ako. Kasi parang healthy. Totoo to ha, tinuod ni. And syempre, bilang abogado, parang hindi ko pa alam kung ano yung aspeto sa ating batas na... Na-dare na nagtanong yun sa'yo? Yes. At kailangan pa i-surrogate, pwede man natural. Ay, hindi. Kasi mag-asawa na yun, di ba? Hindi ka naman pwede. Hindi tayo yung, ano yung kanila, Angelica ba yun? Hindi ko naman. Alam mo yun? Alam, no other one. Hindi. Yung kanila, ano? Second chance, baka nun. Pahira mo yung asawa ko. Oo, di ba may gano'n? Yung pinahira mo asawa. Hindi po tayo gano'n, di ba? So, ito, dahil nga, mas nakakatanda sila, tinanong ako, dahil healthy, kung pwede. Hindi, wala nga tayong regulations sa ganun. Mm, yeah. And hindi natin alam pag nangyari yun, anak ko na ba yun dahil lumabas sa akin. So, ito yung mga, siguro, later on, tingnan natin sa ating batas. But for now, let's stick to what we have with the law.